Hello! Good afternoon, everyone! Manang Leeds ulit. Manang Leeds. Ayan. So, ano itong hawak ko? Ayan, ayan. PhilHealth. Ayan. PhilHealth card. Kailangan natin ito, guys. Ayan. So, bakit ito ang hawak-hawak ko ngayon? Kasi, galing ako sa PhilHealth office kanina. Kasi ikinuha ko ng PhilHealth card or PhilHealth ID si Rabbi at saka ako. Ayan. Kasi ako from employed to self-employed. Ayan. And then si Rabbi naman dahil PWD siya, autism siya, may ID siyang ganito. May PWD ID siya. Libre lang sa kanya. And lifetime sa kanya. So anytime pwede niyang gamitin ito. Wala pa kaming mga pictures, lalagyan ko pa lang yan at saka ipapalaminate ganun. Para just in case na anumang kung halimbawa ma-hospital ulit, at least hindi na ako mamumroblema. Hindi kagaya nung na hospital siya nung last March, 1 week kami sa hospital noon. Dahil wala akong active na PhilHealth kasi nga di, syempre, resigned tayo. Nag-resign ako sa work. Ngayon ko lang ulit na ano yung ano, volunteer payment kasi 400 monthly. Ayun. So, yun. So, dahil wala akong PhilHealth noon, nung na-hospital si Rabbi, kinailangan kong kinontak yung tatay niya. So, again, annulment channel tayo. Annulled na kami, di ba? Ang gusto kong iparating sa inyo, guys, sa video na to, kapag annulled na pala ang parents ng isang bata, tapos gagamitin, alimbawa ako, ginamit namin yung PhilHealth ng tatay ni Rabbi. Abay, nagpunta naman siya doon, nagpirma. Kaya lang, nung ipoprocess ko na yung discharge paper namin, abay, kailangan pala ng authorization. Ay! Naloka ako doon kasi lalabas na sana kami halimbawa today. Hindi kami natuloy lumabas dahil kinailangan pa namin yung authorization nung tatay ni Rabbi dahil annulled na kami. So hindi ko siya pwedeng hindi ako pwedeng pumirma in behalf of my ex. Ganun pala sa PhilHealth. So imbis na lalabas kami today, Noong March yun, hindi kami natuloy. Natulog kami ng another one night doon sa hospital dahil kailangan nga namin yung authorization ng tatay ni Rabbi na ako ang magpo-process ng discharge paper niya. Ganun. 'Di ba? Ang saklap. Kaya mula noon, inisip ko palagi na kailangan may sarili din akong PhilHealth. May nalaman ko rin na kahit pala bata pa si Rabbi, ay pwede siyang magkaroon ng sariling PhilHealth. Yun. So yun ang kinuha ko kanina. So kahit na bata pa siya, may sarili siya. Kasi PWD. Hindi na kailangang magbe-beneficiary pa siya sa akin or sa tatay niya. So, yun ang gusto kong iparating. Kapag PWD pala, kahit baby pa yan, may sarili na silang PhilHealth automatic. Free. Wala silang babayaran. Yun. Kaya, ano, hindi na kailangang pag, halimbawa, wag naman sana, ano, kapag na-confine ulit yan, hindi na niya kailangan yung PhilHealth ko or PhilHealth ng tatay niya kasi may sarili na siya. Ganon, yun ang maganda sa ano sa PWD. Ngayon, ako naman nag-update na ako from employed to self-employed. Kasi kailangan din natin hulug-hulugan 'yan. Malay natin anong mangyari sa ano, syempre malaking tulong din ang PhilHealth. Ngayon, kung tatanungin niyo magkano ba ang PhilHealth bayad PhilHealth isang buwan? 400 voluntary contribution. Yun, guys. So, siya, kung may kakilala kayo na mga special children or mga PWD, ganun, basta may ID sila, ha, kung may ID na silang, ano, ha, PWD talaga sila, libre po, libre ang PhilHealth nila. Kaya mag-apply na kayo, i-apply nyo na siya, sabihan nyo sila na mag-apply sa PhilHealth kahit sa ang pinakamalapit dahil malaki, wala naman silang babayaran. Hindi natin ipinagdarasal na
kung may mangyari man sa kanila, ma-hospital man sila, at least malaking tulong kasi ang PhilHealth, kasi free lahat yan. Free lahat. Yan. So ako din, kumuha na rin ako para sa sarili ko. Magtiyaga na lang ako magbayad. Hmm? So, yun guys. Thank you so much. Ito ang gusto kong i-share sa video na to. Kung may natutunan, please give me thumbs up and share my video. Bye-bye!